Mataas po ang case fatality rate o ang porsyento ng mga may COVID na namamatay sa Metro Manila ayon sa OCTA Research. Pinakamarami sa mga namamatay, mga nasa edad 65 pataas. Nakatutok si Rida Reyes. Tumataas ang bilang ng mga namamatay sa Metro Manila dahil sa COVID-19. Base sa pinakahuling datos ng OCTA Research Group, 2.02% ang kasalukuyang case fatality rate o CFR, mas mataas kumpara sa 1.8% nitong October 2020. Pinakamarami sa mga namatay ay nasa edad 65 pataas. Nitong nakaraang Biyernes lang, 401 ang naitalang namatay sa buong bansa. Umakyat din sa 20% ang average growth rate o antas ng mga nagkakasakit sa pagtatapos ng unang linggo ng ECQ sa Metro Manila nitong April 4. Marami ring nagkakasakit sa mga senior citizen na nasa edad 65 pataas at mga minor de edad mula 0 hanggang 17 years old. Ngayong araw, umabot sa 201 ang naitalang namatay habang nasa 225 ang naitala kahapon. Kaya kahit bumaba na sa 1.24 ang average reproduction number o bilis ng hawahan sa Metro Manila sa pagtatapos ng ikalawang linggo ng ECQ, mungkahi ng OCTA, dapat pa ring palawigin ng isang linggo ang ECQ o ipatupad ng dalawang linggo ang mas maluwag na modified ECQ. Sa ngayon kasi, masyado pa raw maaga para bumalik sa general community quarantine, lalo't mataas pa ang mga kaso at nasa critical level pa rin ang healthcare utilization rate sa maraming ospital. Simula bukas, sasailalim na ang NCR Plus sa modified ECQ. Ang Healthcare Professionals Alliance Against COVID-19 o HPAC nagpahayag ng pagkadismaya sa anilay wala pa ring linaw ng mga hakbang ng gobyerno para mapigilan ang paglala ng mga kaso ng COVID sa bansa. Ang kanilang mga demand, bumuo ng incident management team na magtatakda kung saang pasilidad pwedeng tanggapin ang COVID patients. Isang batas na magtutulak ng data sharing sa pamamagitan ng isang integrated ICT infrastructure para sa mabilis na isolation at contact tracing. Istriktong pagpapatupad sa apat dapat at tamang ventilation measures. Baguhin ang kasalukuyang vaccination rollout para mas mabilis na maipatupad ang pagbabakuna ng walang panganib ng exposure sa mga vaccination area. At maglaan ng sapat na tulong para sa lahat, lalo na yung mga itinuturing na at risk. Sabi ng grupo, naibigay na rin nila ang parehong mga rekomendasyon noong nakaraang taon para ligtas na mabuksan ang ekonomiya. Pero hindi raw ito kaagad natutugunan. Kung patuloy raw na hindi pakikinggan ang kanilang panawagan, pabalik-balik lang ang problema. Wala pang tugon dito ang Malacanang. Rida Reyes, nakatutok, 24 oras.